Panibagong medalya na naman ang nakolekta ni Gia de Guzman abroad matapos masungkit ang pilak sa Kuruwashiki Tournament sa Japan. Ito na ang ikalawang medalya ng Pinay setter after winning gold in Japan V-Cup nito lamang Abril. Bago makarating sa finals ng Kuruwashiki, kinailangan muna nilang dumaan sa group stage kung saan nagtapos sila bilang number 1 seed with 2 wins and 1 loss record. Natalo sila ng PFU Bluecats in straight sets at nalagay pa sa alanganin ng makaligtas sa mga bagets ng Kirangkai High School in 5 sets. Sunod nilang tinalo ang Toyota Body Quincy's via sweep at ang Kurube Aqua Fairy sa quarterfinals. May laban din that time sina Jaja Santiago at ang JT Marvelous sa kabilang bracket, pero unfortunately natalo sila ng Hisamitsu Springs. Muling nakita sa venue ang dalawang Pinay import at niyakap ang isa't isa. Sa semis, nagharap ang Denso at Hisamitsu Springs na ipanalo nila ang game in 4 sets at tumabante sa finals for the first time after winning in 2017. Nanguna for Denso si Captain Minami Nakamoto na nakatakdang mag-retire after the tournament. Sa finals na outperform ng Okoyama ang Denso, first set pa lamang, halatang kulang sa aggressiveness ang Aribis, wala ring blockings at madalas mag-commit ng unforced errors. Huli na nang magkaroon ng adjustments ang Aribis, pinasok si Gia at instant impact naman ang hatin ng Pinay setter nang mautakan ang di matibag na floor defense ng Skigals. Two consecutive points ang kinamada ni De Guzman via 1-2 play at service ace. ここはデンソーが出ました。点数の方はセッターの目がいい形でほとんど決まってないんですよ。そういった状況でやはりなんとかこう後半ですけど、セッターを変えて戦いを乗せたいという気持ちはベンチからさありますね。ああ、しかしここは取れませんでした。 Tinambakan ng Okoyama ang Denso sa unang set pagdating naman ng second set. Tumaya ang Denso kay Gia as their starting setter. Tambak ulit ang Denso dahil maaga pa lang, puro errors na ang Aribis. Nagawa namang makalapit ng Denso pero sadyang di matipag ang depensa ng Seagulls. Pati combination play nga, sinubukan na rin ni Gia pero wala pa rin. At some point nakascore ulit si Gia via 1-2 play. For the second time, nahulugan ng malaipis na depensa ng Seagulls. Binabad hanggang sa set 3 si Gia, pero kahit anong ganda ng kanyang sets ay hirap pa rin makapatay ang Denso. Mafu-frustrate ka na lang talaga sa tindi ng floor defense ng kalaban. Plus kulang ng power hitters ang Denso like Rosa Maria na brasuhan kung pumalo. Wala nang nagawa pa ang Denso at tuluyang nabaon sa laban. Not bad for Denso dahil nakaabot pa rin sila ng finals even without their former import na si Rosa Maria. Maliban kay Minami, nag-retire na rin ang former Japan national team legendary setter na si Miyashita. Last game na rin ito ni Gia ngayong season as Denso import. Wala pang balita kung marerenew ito sa Japan o magbabalik PBL. Uuwi na si Gia ng Pinas as multiple medalist on her first international stint bilang import.